We are a family of musicians. So exposed ko, batang pa lang ko, exposed ako to music. Kay musician, my dad is a musician, my mom is a singer. So murag lifestyle na namo na siya. So murag siya nagkaroon og inclination basa kuha na ganahan ko music. Until to na grade 6 ko, gi-enroll ko sa kong mama sa music school, piano. I have this gift, ginaingon nila nga playing by ear. Kung sa Bisaya pa, Wido, paminahon lang nimo ang music, pwede na nimo siya makopya. Every day, I would practice, I would play the piano, maski mali-mali good. So dito nag-start. Nang sa painting naman, fascinated kay ko sa mga classical painting painters. Van Gogh, and my number one idol is Monet. Monet is an impressionist. Yung impressionist man jud akong ganahan. Dili ko nag-paint og reality, dili na ko ginapaint ang detail, basta nag-paint lang ka sa imong impression about a particular subject. And true enough, makita man ninyo sa ako ang mga works na impressionism jud ang ako ang style. Ganahan kay ko nga mo paint og kanang story. Because maski sa ako ang music storyteller mo mo. Gyapon ko ganahan ako mag-draw. Wala ko yung idea actually kung unsay tama, unsay mali. Basta ganahan lang yung ko mag-draw. I remember when I was in Iloilo, gihimo na ako ng negosyo, di ba, uso man tong stationery. So ang ginabuhat na ako kay tungod para lang makabaligya ko, nagabuhat kong stationery using katong mga yellow pad. Ibutangan akong art design sa side. Ibaligya na sa ko ang igagaw. And then maka 5 pesos me a day. Kaya ganahan man sila. Hangtod sa iganahan ko, nag-start to buy og material after college. And then 8 years ago, I decided to make it as my profession. Taking music sa University of Immaculate Conception. Nag-develop yun ang ako ang skill dito as a pianist. Pag classical music man ko, grabe ang discipline. Every day, till at least 7 hours a day. Pero nag-cheat ko, parang sa 1 hour lang. Kaya classical man ko siya. So medyo boring sa ako, especially sa ako ang personality na hindi ko ganahan kung ka na mag-dugay ka ay yung practice or rehearse. Until one day, na yung nag-offer sa ako ang kinanglan doon nila pianist sa isa ka band. So, gikuha nila ko. And then, dito nag-shift na po lang ako ang love. Hangtod, naganahan ako magtugtog. Okay, nag-income naman po ko. Like, I receive like 500 per gig. Dito nagsugod ang gana na ako. Hangtod sa nag-dire-diretso na ako siya, nahimo na ako siyang profession. And then, it was 2012, nag-join ko og Elements. This is a boot camp na siya. Mga arranger, composer, nag-gather me tanan dito. Ang mga mentor na mo, mga kilala po sa industry. Like Ryan Kebiab, sila Jay Durias, sila Ebe, tanan mga local artist, ng mga composer po. Mura na-encourage dyan ko ato nga tayo. Nagiganahan ka ay ko sa ako ang kinabuhat. Hantong sa gihimo na ako siya nga muna yun ang akong major profession. And then nag-shift ko from being a pianist to arranger. Big break yun na ako as an arranger is katong kuha ko ni Jed Nadala sa iyang album. So we have 3 songs na na-include sa iyang album. I think 8 or 7 years ago, murag gikapoy ko ba sa ako ang ginabuhat? Gabalik-balik. So I decided to, what if mag-try kaya ko nga maging artist or maging painter? Himo na kong profession. Pag artist mong day ka, especially painter, wala mong good siya retirement. Like, you can stay in your house painting. Wala kalaban sa time.
walay kalaban sa time, walay kalaban sa pressure, okay, nara ka sa balay. So nag-decide ko, nag-start ko og paint, and katawanan kaayo, okay, nag-start pa lang kong paint, paglisod na kong baligya sa akong mga painting. Ayan, dito na ko na-realize na hindi lang na siya dahil dapat hawad ka mong paint, dapat kabalupog ka mong market sa imong sarili. And ako itong tipong tao nga, dili ko ganahan mo market, dili ko ganahan, uy, hawad kay ko ha, dili ko inana ang klase. Para sa kuha, tanawa lang ako ang painting, and yung speak na siya for you. I was having a hard time selling my works. Kaya murag, para sa ako, dili kay ko believe sa akong sarili. Hangtod sa nag-start ko o join sa mga group exhibits, kaya na ako'y friend na gi-appeal ko. Ano siya nga? Catch, join ka sa group exhibit this coming December. So kato na siya, murag, sa karon dili na ko mahadlok. Na yung mga times nga medyo critical kay ko sa ako ang sariling work. Pero gina-enjoy na ako siya. It's very important na gina-enjoy lang yun mo ang imuang ginabuhan. Kay makita man na sa imong work. Most important thing is that you create to connect to people na nanginahanglan sa imong art. That was my biggest mistake. When I started, I was painting to impress. I was painting kay basi para i-impress na ko ang mga tao. No, dili dai. You paint because you love doing it. Makita man na siya. Gawas na siya sa imong painting. Kay daghang mga artists na they're very technical. I remember one artist nag-visit sa ako ang sa gallery. Siguro mga 100. That was a group exhibit. Local artist na siya pero kilala na siya. Pagsunod niya na siya. Nag-isa na siya. Ako na sir. Kabalo ka na siya. Tanan man tadiri hawod. Technical hawod. Pero pagkakita na ko sa imuhang painting, na-feel na ko ang energy, na-feel na ko ang happy ka ikaw nga ginabuhat. So that's very important. Create to connect to people nga nanginahanglan sa imo. And then, muna akong ginaingon sa akong mga anak po, I don't push them. So what I do, instead of pushing them, I support them. Maski anak na ko na sila, they have their own style. Naan sila yung way of doing the painting, naan sila yung mga ganahan. Naan sila yung ganahan nila, lahi mga bata karon nila, lahi po nilang gusto. So kung naamoy yung mga anak, o naamoy yung mga iksuon na ganahan po mag-paint, ayaw ibutang, o ayaw ihatag ang imong gusto, ayaw sila tudloin, dapat inani ka para sa kuha. No? Kung saan imong makita, support it. Stop learning. Always learn. Always learn. Ako wala mo ko nag-eskwela. Arts. Pero everyday na ako sa YouTube. Sa karon, wala kay excuse. Kaya itong daghan kay ka pwede matanawan sa YouTube. Available tanan. Kita mo mga artist, dili mo good ta elite athletes. Ang athletes mo good, ang goal nila is to win gold. Kita dili. Art is subjective. Kung say, mag-work sa imo ha, mo'te siya mo gawas. So maski kung sa pana siya ng style diha, if that is what you really like, mo gawas na siya because you love what you're doing. Find your style. Find your niche. Muna siya pinaka-important. If you don't know how to draw, abstraction ka, but make sure na kung mag-abstraction ka, dili lang kay mga pataka. You have to find your needs, mangita kag pamaagi. Kay daghan kong mga friends nga dili sila kabalumutro, pero nag-abstraction sila. Pero grabe ka kagwapo ang ilang presentation. So if you are an artist, naagi somebody diha nga makarelate yun sa inyo. Duhala na o tulo, focus on that audience.
Okay, managhanan na sila later on. Ayaw, paghuna-huna. Kaya mo man akong ginahuna-huna ito. Ay, ganahan lang mo. Tuluran man ang ganahan sa kong painting. You focus on that three audience. Once, magpadayon ka, matingala na lang ka, managhanan.